Setyembre 8 kan presenteng taon, kan i-anunsyo kan Vatican ang pagkakanombra ki Carmelite Bishop Rolando J. Tria Tirona bilang bagong arsobispo kan Caceres. Sarong Carmelite Bishop, si Archbishop Tirona. So, sa iyang pag-abot sa Naga, sinungko niyaan sa iyang mga tugang na Carmelite nuns sa Carmel of the Immaculate Heart of Mary, digdi sa Naga. Siguro masasabi natin, isa sa mga surprises ng Diyos sa akin, you know. Dahil ako'y nanggaling sa San Beda College, so Benedictine, kung logically, dapat doon ako pumasok. Pero ako yung nasa San Beda, yung first steerings of the vocation, mahilig na ako magbasa ng mga books on contemplative life. Hanggang sa nag-apply ako sa SVD, while I was talking with the vocation director, there was a phone call for him. So he stepped out of the room, lumabas ng kwarto, at sabi niya, oh, magtingin ka, magbasa ka muna dyan ng mga, ano, mga magazines. Nakita ko yung flyer, maliit lang. Merong kabay nakalagay doon, be a man of prayer, be a Carmelite. Natrack ako doon. So, hindi na ako bumalik sa SVD. Tapos nag-apply ako sa Carmelites. Within a week's time, ayun, pinadala na ako sa Iloilo. So, doon. And then I learned to really develop na gusto kong Carmelite spirituality. Lalo na yung love for silence and solitude. Yung parang contemplative dimension na hinahanap ko, parang doon ko natagpuan. Yan. Nagsungko man si Archbishop Tirona sa mga formators na padi, asin seminarista na nag-aadal nin theology sa Holy Rosary Major Seminary. Nagpangadji sa chapel at sinagtaokan sa iyang mensahe. Ang Naga Metropolitan Cathedral, iyo ang simbahan kan ubispo. Paglaog sana, nagluhod at sinagpangadji si Archbishop Tirona. Kaiba niya ang kura paroko kan cathedral at sin iba pang mga padi. Nagdagos man sa pagsungko sa mga estudyante kan Naga Parochial School si Archbishop Tirona. Sunod na sinungko ang Holy Rosary Minor Seminary, ang Ecclesiastical Museum, at sinagtauman kan sa iyang mensahe sa mga college seminarians. Good afternoon. I'm so happy to be here this afternoon to meet you for the first time and be assured this is not the last time. I always believe that the taking over or taking a new task within the diocese, first and foremost, we have to appreciate yung nandun na. And definitely, napakapalad din yun dahil through the care and tutelage of Archbishop Legazpi, talagang overwhelming ang development din yun. Napaka-organized and everything. At hindi lang in terms of, you know, organizational structure, but also in terms especially of life, of pastoral life, no? Pinagpapatuloy natin yung area na. At diba naman karisma binigay sa akin ng Diyos, siguro payamanin yun, payamanin. And then, nagsungko sa mga padi kan Paris of Our Lady of Peñafrancia. Nagpangadje sa lumang simbahan kun sa inagpuon ang debosyon ki ina. Nagdiretso siya kan sa iyang pagsungko sa Peñafrancia Basilica asin sa sadit na chapel kan original image. Nagpamibigiraray si Archbishop Tirona. Siguro ako dapat unang matuto. Alam ko matututo ko sa devotion ninyo, no? So kaya nga pastorally, I would say that siyempre yung creative
continuity at saka fidelity natin sa Panginoon, sa pagmamahal sa mahal na Birhen. At syempre naman yung utos din ng Panginoon, yung mga maliliit, yung mga dukha. Dahil ano yan eh, talagang bahagi rin, puso rin yan ang ating pagiging pare, pagiging obispo, no? Ng ating devosyon sa kay Lord at sa mahal na Birhen, dapat nauuwi yan sa devosyon natin sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga maliliit. Sa lambang paglaog sa mga simbahan na sa iyang sinungko, nagluhod at sinagpamiibi si Archbishop Rolando J. Triaterona, Sarong Carmelite Archbishop. Bendisyonin kagurangnan ang sa iyang hinahagad para sa paglingkod sa Archdiocese nin Cáceres. Minamahal kong mga mananampalataya ng Archdiocese of Cáceres. Isang malaking kagalakan po sa akin na maparito at ma-assign dito sa ating minamahal Archdiocese. At sa November 14 ay aking installation, no? So this is not just a celebration for myself, but it is a celebration for our community. Ang aking pong motto ay Christi Sumus, which means we belong to Christ, no? So sa araw na aking installation, marahil nais ko lang muling buhayin sa ating kaisipan na tayong lahat ay katawan ni Kristo. Yun pong nais ko. Kaya inanyayahan ko kayong maging bahagi ng dakilang celebration ito at damahin natin na tayong lahat ay kay Kristo dito sa ating minamahal na Archdiocese of Cáceres. Thank you.